Kabe Toys. Sa episode nito, magtatanim ulit tayo ngayon ng buko dahil may nalaglag ng buko doon sa ating bahay doon sa baryo. May nalaglag na buko na may tubo na itatanim uli natin. Ako nga pala ang yung Toys. Sana wag kayo magsawa na panoorin ng video ko at suportahan nyo rin ang video ko para sama-sama tayo hanggang sa lumaki ang aking munting bahay kubo para sakaling nag-improve tayo. Welcome kayo lahat dito sa akin. Wala nang problema, hindi naman tayo madam. Tatanim tayo ngayon ulit ng nyog para dumami ang ating nyog dito. Para ilang taon lang yan, malalaki na yan, magbubunga na yan. Tsaka titikman din natin ngayon yung ating alagang native chicken. Magtitinula tayo para pampatanggal naman ang ano, ang pagod sa ating dito trabaho. By the way guys, putulin ko muna itong aking video para i-video ko ang aking gagawin sa araw. Huwag yung kalimutan i-click notification bell para lagi kayong update sa aking bahay kubo kung paano ako nag-i-improve. Pwede nyo rin panoorin para mag-enjoy din naman kayo at sana mag-enjoy kayo. Siyempre, share nyo na rin para makita rin yung mga kaibigan nyo. Ting kubo, aking mga istorya sa buhay. Bait ng ating manok ko. Mga alaga talaga ganyan o. Ang bait. Baho mo naman. Saan ka magaling? Ito ang aking alaga mga manok. Mabait sila. Pasok naman kambing. Hindi palang umuubos ng kamote ko. Natin isang buko para dire-diretso na yung paglaki baka sakaling lumaki na naman. Marami na tayo niyan para pag lumaki to meron tayo makukuha ng fresh buko juice 1-0.
Merenda muna pala tayo. May sponsor sa akin to, kaibigan ko. Abait yan. Nag-sponsor siya ng ano, ng Sprite. Ano, Sprite. Merenda natin. Tsaka, bumili pa siya ng burger. Nagagamit na natin guys yung ating improvised na cellphone holder kasi wala tayong mabili. Mahirap lang tayo ngayon eh. Ito lang yung ginagamit ko. Iniipit ko lang siya para maganda yung ating video. Guys, mga kabito, yung una kong tinanim ninyo, bumalaki na siya. Dalang taon ang lilipas, malaki na yan. Pwede na yan. Ayun yung pensa o. Tapos na, dito yung isang mga kabito is malaki na rin. Ilang taon pa lang ayos na yan. Mahumunga na yan. Tapos itong isa, tatanim natin dito sa mas malapit niya rin. Para dito sa parte na to. Yan, dyan. Ito dyan, kaya tatanim yan. Para medyo malapit-lapit yung distansya nila. Sige lang nag-video. Buti mga kabitoys at may camera man tayo ngayon. Hindi tayo nahihirapan ngayon mag-video. May nagmagandang loob mag-cameraman. Shoutout nga pala sa cameraman ko. Talagay mo pangalan niya mamaya sa notification bell. Pangalan lang. Hindi niya ayaw niyang ipakita yung mukha niya. Nahihiya pa siya. Pero pag lumaki yung channel natin, balang araw isasama natin siya sa vlog. Sa mga mukbang channel natin, episode na mukbang, salin natin yan. Ganun naman talaga guys eh. May iyak ka talaga sa una, sa harap ng camera. Pag nagtagal na, nagsasanay ka na, lalo pag may nagbabas na sa'yo mga viewers mo, may mga natutuwa na, hindi na nakakahiya yun. Pag mababaw siya, laman naman lagi tayo may bagyo. Dali siyang buwal. Kaya laliman natin yung pagkabaw ng ugat. Dalang tangkal lang. Mga kapitoy, bangon siya ng lupa. Tapos may dilagyan natin ng tubig. Natin. Ayos na mga kapitoy. 2-0. Isa na lang tatanim natin. Magluluto na kami ng aming pananghalian na tinola.
Kakain tayo mamaya. Sige, bye bye guys. God bless us all. Let's go. May ano kami ngayon, may laro kami ngayon tatlo. Huhulaan namin kung ilan ang laman ng buto nitong papaya na to. Para kung kasi di ba yung buto ng papaya may mga buto siya. Alis alam namin ngayon kung ilan ang buto ng papaya. Mamaya. Kung sino makahula may premyo pa. O ilan ang hula mo? 32 sa akin, 32. Ikaw nga. 37. 37. Sa akin, hula ko, wala, walang buto. Hula ko lang ha. Kung sino makahula na tama, may premyo ha. O ito, bubuksan ko mga kapitoy. Malalaman natin kung ilan ang buto talaga ng papaya pag magtitinola. Mayroon palang buksan ng papaya pag ano. Mayroon buksan ng papaya sa totoo lang. Pag walang buto. Wala kang buto, di ba? Halit mo pa ito, walang buto. Seedless. Paano to? Seedless to. Ito ang papayang seedless. Kung may grapes na seedless, may papaya din na seedless. Ngayon alam nyo na mga kabitoy kung yung papaya namin talagang seedless. Original. Thank you mga kabitoy. Lulubo na tayo ng kanin. Tuloy tubig. Sige guys, ngayon. Luto na tayo ng tinola. Para ulam natin, tanghali na eh. Magugutom na kami. Kailangan natin magluto. So nga pala mga ingredients natin. Una, lagyan naman natin mantika. Para ibisan natin yung manok. Konting mantika lang mga kabitoy. Mga ingredients natin. Sinayto kami sa bukid. Kaya kutsara namin, wala kami santok pang kiwar kung tawagin dito, pang halo-halo. Ingredients natin, unang ano natin, luya muna. Gigisa muna natin yung luya. Tapos bawang. Masamayan natin para madali. Ah, gutom na Ito nga pala yung manok nating ano, yung alaga natin dito. Tinanali ng isa, isang piraso lang. Marami naman sila eh. Subukan na natin ng isa. Okay na, brown na yung ano, brown na yung bawang natin, tsaka luya. Lagyan na natin itong ating manok. Sarap naman yan. Medyo pahupulayin lang natin. Para matanggal yung sabi nga nila, ano diba? Hindi malang sa daw. Para kapray lang natin ng konti. Kapag muna natin mga 5 minutes. Tapos, iwar mo natin. Haluin na natin, baka nasusunod pa. Bango mga kabitoy, sarap ng higot ng sabaw ito mamaya. Matitikma din natin yung ating alagang native na manok dito sa ating munting kubo. Kaya masarap magluto pag sa kahoy eh. Malasas siya. Kasi na naman tayo sa ganitong buhay kasi. Kaya okay na yung sa kahoy lang tayo. Mga kabito, ito nga pala yung ating sahog dun sa manok na tutola natin, di tinola. Ito, gumawa tayo ng may talintayong papaya dyan. Ito yung papaya natin na ginahit kanina. Tsaka, para mas masarap, meron tayong yung tinatawag na
dahon to ng ampalaya, yung digaw na ampalaya, yung maliliit lang yung bunga niya. Malasa kasi to sa ano eh, sa tinulang manok na natin. Kaya itong kinuha namin. Totally marami kasi dito eh, kaya ito na lang ang dahon na may ilalagay namin. Pero pwede rin yung malunggay, may malunggay din tayo dyan. Pero at least, ito mas masarap to dahil native nga kasi ito eh, native din yung manok natin, native din yung ating ano, ampalaya. Okay guys, mamaya, update ko kayo mamaya, pagkakain na kami, tsaka pagluto na yung ating tinola. Binisita nila ang ating munting kubo. Mamaya kakain tayo, kasama na natin silang kakain. What's up sa inyo mga kabitoys? Para mamaya, mas maganda rin kumain pag marami. Tatlo lang kasi kami, hindi namin makaubos yung isang buong manok na native. Mabuhay at may dumating na dalawa. Kinain natin ang tubig. Tagayin na rin guys kung ano, papaya. Tapos na yung ating garni. Para kaunting kulo na lang, kakain na tayo. Magugutom na yung mga kasama ko, yung aking mga bisita. Sarap nito guys, mga kabitoy. Isang kulo na lang, kakain na kami. Kulaan na natin to guys ng isang kulo. Yung maano lang yung ano nung ampalaya, lasa. Mahali na, gugutom na kami. Mamaya rin tikman. Natin ang isang laso lang. Sarap. Yun, pwede tayong kumain. Kain po tayo guys, mga kabitoy, kain. Let's go. Namis na miss.
tapay ng ano, kaya malambot. Bigal na luto. Pero kung isang ginawa natin, grado. Ay? Malambot tayo. Mawarap tayo mga nila. Yun mga kabitoy, kami ang challenge dito ulit sa ating munting kubo. May mga bisita na tayong pumupunta. Thank you.
Dito pa si Vista. Hindi ko pag-ati ako. Mabaling tumakderay. Ano nga, ano nga. Ang ka lang. Sinalo ka naman ito. Kanina lamis. Lamig dun sa ano. I'm done.
Okay guys, buksan natin ang cox. Libing mo. Ha? Libing mo. Gipin lang. Kami kumain. Binitin lang ating kanin. Next time magluluto tayo ng madami. Bye mga kabitoys, bye bye. Thanks for watching. Antayin niyo lang next episode ko dito ulit sa ating munting grupo. Kasama natin ulit sila. Sunod pala nating challenge ay episode. Sa aming challenge, yung times 2 muna. May times 3 pa tayo doon. Yung mga kung sino sasama sa atin. Bye bye guys, God bless us all.